It feels like Throwback Thursday dahil sa espesyal na bisita ang Kada Today. Kung ikaw ay 80s na bagets, alam mong isa siya sa Pinoy Showbiz Triplets. At pagdating ng Biyernes, inaabangan mo rin ang kanyang Friday group performances. Kailan ba yun? Kay tagal na. Ngunit ang alaala ng kanyang unang halik, kinakanta mo pa. Kaya kung excited ka na, kilalanin na natin ng ating bisita. That's Tina Paner, live the live sa Kada Umaga. Magandang umaga! Palakpakan naman natin, Miss Tina Paner! It's no introduction. Hello! Ano ba naman? Oh my God, magandang umaga. Kada umaga. You gave me goosebumps when talaga. You're singing. Oh my God, yung song na yan, minus one pa yan, 9 years old ako. Oh! Yeah. Kasi that was my first single under Vicor. So yun yung mismong original na minus one. Grabe! Talaga naman! Lalo ako nagka-goosebumps knowing the history of that song with you. Yes. Alika, Tina, come on in. Oh. Tuloy tayo sa ating sala. Ay, ang ganda ng sala. Grabe. Ay, salamat naman. Siyempre, net 25 sala yan. Kaya bonggisyos. Kamusta ka na? Okay naman. Sabi okay. Ko nga, when you walked in, when nung sumilip ka kanina, parang walang pagbabago. Ano to, time warp? Hindi ko nga din alam. Baka edad ang nagbago. Edad lamang ang nagbago. Oo. Numero lamang ang nagbago. But everything else looks exactly the same. Oh, talaga. Thank you. Paano mo naman ginagawa yan? Even your singing, how do you keep it well-maintained, your vocal cords? Kailangan iwas lang sa masyadong malamig na tubig. And then, okay. Kung pwedeng iwasan ang pagpupuyat, better. Ay, oo, paano pero, nga ba yun? Yun nga lang. Pero kung kayo ay mahilig magpuyat, ayun. Minsan no choice. Hindi ba nangyayari sa'yo yun? Ako nga lately, I haven't been able to get really, really good sleep. I really have a difficult time. Hindi ba nangyayari sa'yo yun? Siguro nasa edad. Oo nga, di ba? Hindi, kasi ako kasi, once na, yung body clock ko, once na nag-start akong gumising ng mga 4 o'clock. Okay. Ano na yun, everyday na yun. So kahit na natapos ka mag-taping ng mga 2,
gising na gising na yung diwa mo. At saka kaya, kahit na may times, kunyari, nagtitaping ako, sabi nila, magpahinga ka pagka hindi ka nakukunan. Hindi rin ako nakakatulog. So, pagdating ko rin din ng bahay, konting tulog lang, and then I have to wake up around mga 4 o'clock kasi kailangan ko gisingin yung daughter ko dahil dadaling ko siya sa school. Si Shane. Kasi 7 yung start ng school niya. So, okay. Everyday na yon, kahit puya, talagang gising na talaga. Automatic na yata. Parang kahit na mag-alarm ako, nauuna ako sa alarm. Wow. Yung parang naghihintay na lang ako tumunog ng alarm. Ganun. I-tease mo yung alarm na unahan kita. Naunahan ko na siya. Alam na siguro ng alarm clock. So, what time do you sleep? Kung ganun, normally? Normally, kung wala ako talagang taping, wala akong work, minsan around bago mag-9, natutulog na ako. At least you get to sleep whenever you want to. Kahit yun yung maganda. At least may ilang oras din ako makakapag-sleep. Minsan, nanonood lang ako ng TV, hindi ko na namamalayan, tulog na ako. So, I noticed that you said something about taping. Mm-hmm. So, you're still actively accepting roles on TV? Yes, on TV. Actually, katatapos lang ng isa. Wow! And then, your daughter, Shane, nasa college na. Hands-on ka pa rin. Yes. In bringing her to school. Yes, every day. And kapag talagang wala akong work, I made it a point na ako talaga ang maghahatid sa kanya dun sa school. Oh. And then, minsan, kami rin ang magsusundo sa kanya. Ayun o! Ayan. Oh, you're teaching her how to drive? Yeah, sabi ko kasi, she's 20 years old. So, sabi niya, Mami, gusto kong mag-aral, mag-drive. O, sige, sabi ko, siguro oras na, I mean, nasa tamang age naman na siya para mag-aral. So, lately, tinuruan ko muna siya ng mga basic. And then, di ba pagkukuha ka ng driver's license, kailangan talagang, di ba, pumasok ka talaga sa isang driving school. So, nag-take up na siya ng driving school. That's ng ilang hours. So, that's a milestone, right? Nakakatuwa. Di kasi sa parang... Sa buhay ng mga anak natin, naiiyak akong konti kasi na-imagine ko, gagawin ko rin yan sa anak kong babae. At saka, hindi ko inisip na darating yung point na ako yung magtuturo sa kanya mag-drive. Talaga? Yung mga basic. So sabi ko parang... At saka parang rite of passage. Parang binibigyan mo na siya ng kalayaan talaga na, anak, once you learn how to drive, pero you can very well niya. Just do your own thing. Pero alam din naman niya yung limit niya na kapag hanggang saan lang siya talaga. Alam niya. So, hindi na namin siya talagang, kailangan ganito ang gagawin mo, ha? De, kasi since bata pa naman siya, parang ang mind na niya talaga parang independent. Pero nandiyan lang kami. Ang nakakatuwa nga, noong time na tinuturuan ko siya, syempre, siguro, ako yung mother na ninervyos ako. Yung talaga nervyos talaga to the max. Para, so, itong gagawin mo, ha? Every tapak mo ng break, itong gagawin mo. So, siguro sabi ng anak ko, Mami, huwag kang maingay. Nagagalitan. Huwag kang maingay kasi mas lalo ako natataranda pag tinuturo mo ganito, ganyan. Okay, sige. Siguro nervyos ko. Pero nung time na, sabi ko, ang bilis yung matuto. So, nako, ito na nga. So, sabi ko, kailangan ko na talagang tanggapin na kapag ito marunong na mag-drive. Yun ayan. Na. Oo. Pero ang lagi ko naman sinasabi sa kanya, hindi ibig sabihin na marunong ka mag-drive is may hindi kailangan, na kita makikita dito. Hindi kailangan na everyday ikaw ang ano. Pero if ever na pwedeng ako ang maghatid o kami maghahatid sa'yo, we'll pick you up and we'll bring you to school. So, just for emergency lang talaga. Para at least alam niya. Siya na ba yung last? Or meron pa siyang kasunod? Ay wala, nag-iisa lang. One and only? Yes, one and only. Yeah. Mas nakaka-emo? Nakaka-emotional ba? Hindi naman. Di kasi kailangan lang talagang tanggapin mo lang na talagang darating yung time na
yung anak mo eh talagang magkakaroon siya talaga ng sariling life, 'di ba? That's what we're preparing them to do, 'di ba? So kailangan mo tanggapin 'yun eh, 'di ba? So, sumusunod ba sa yapak ni Mommy si kumanta? Si Shane kumanta. Siya. She wanna be in showbiz also. Parang sa showbiz parang hindi. Ganyan ganyan. Okay. Pero kasi mas more on nagko-concentrate siya sa studies niya. Ah, okay. Yes. Which, of course, you're supporting, yes, di ba? Very, very, supportive kami sa pagdating sa studies niya. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!